Tapos, nilalagay ko dito sa ibabaw na ito yung total niya for this page. Hello guys! Good morning! So, kahapon, hindi ko natapos yung vlog. Pero, kasi wala kami masyadong ginagawa kahapon. And today is actually nakatapos lang namin mag-umagahan. Ito yung buhok ko kulot. Parang binagyo lang yung buhok ko. Ang hirap niyang kulotin. Ako lang yung nagkukulot kasi nga gusto kong anong tawag dito? Parang as is lang na buhok na hindi naka ponytail. And kinukulot ko yung buhok ko. Ang problema, yung centipede lang na kulot. Ang problema, ang tigas ng buhok ko, guys. Ang hirap niya pakulotin. Kailangan sobrang tagal talaga. But anyway, so ngayon kasi kakatapos na namin mag-umagahan. Pero kumakain ako ngayon ng kamote. Ayan, gusto niyo ba ng kamote? Ito kasi favorite ko. May natitinda doon ng kamote. Ano ba si Papa? Doon talaga nagsampay. Sorry, maingay sa labas. Wait lang. So, ayan, medyo tahimik na. Nakalimig ko nung sasabihin ko. Yung sa kamote. Itong kamote, guys. Binibili ko to doon sa, parang ano talaga sila. Sila yung nagtatanim talaga, direkta. Kasi paghapon na, meron ko sila natitinda doon sa palengke namin na parang sila talaga yung direct talaga sa farmer talaga. And nakakabili tayo sa kanila ng meron siyang kamote na yellow, may kamote na white, may kamote din na ganito orange. So ito yung pinipili ko lagi kasi masarap siya. And yung tamis, matamis talaga siya, masarap. And yun yung kinakain ko ngayon habang ako naglilista ng aking benta. So ipapakita ko sa inyo kasi nga gusto ko ipakita sa inyo kung paano ko siya kinikwenta yung benta ko, pero syempre hindi ko papakita sa inyo yung buong kita namin buwan-buwan kasi iba-iba din naman kasi yung kinikita namin buwan-buwan. And so dito, so like for example this one, pakita ko sa inyo yung sa December. So sa December yung ipapakita ko sa inyo. So nung December, wait lang, hanapin ko kasi para maano nyo rin kung paano ko kinikwenta kasi syempre mahirap din. Ito sa December. So, sa December, guys, ang ginagawa ko kasi, nililista ko siya. So, may nakalagay dyan na December. Ayan. Actually, naka-fold yan. Pero, natanggal na siya. Ayan. So, merong December na nakalagay. So, ito talaga yung listahan ko sa lahat ng mga napagbentahan namin. So, ang ginagawa ko, guys, wait lang. Diyan pa ilagay. Ayan. Ang kulot ko. Kain na tayo. Ang ginagawa ko kasi, eto, like for example, sa December, sa buwan-buwan, actually, iba-iba yung kinikita. Ay, buwan-buwan. Every page. Kasi every page, sinusulat ko yung customer. Ito yung pinaka-basic na alam ko na makikita ko, matatrack ko kung magkano talaga yung kinikita ko. Pero kasi, hindi ko alam kung ano yung ginagawa sa iba. Pero sa akin, ito yung nag-work for me. Kasi wala din akong alam kung paano ginagawa nila yung iba, diba? Pero for me, ginagawa ko is customer. Yung sulat ko yung pero ngayon, sinusulat ko na ngayon yung buong name talaga. So, ngayon, nang nilalagay ko na is yung buong pangalan niya. Kasi pag meron kasing merong return, walang nakalagay na username at hindi ko nalolocate yung
sa computer or sa system ng Shopee kung ano yung return. Kasi minsan, naghalo-halo na. So, syempre, maraming mga orders naghalo-halo. Kaya, tinitinan ko diretso kung ano yung nakapangalan sa parcel, yung pangalan direkta. Kaya, alam ko kung ano yung return. Kaya, eto yung, kasi sa December pa to eh. So, username pa yung mga nakalagay dyan. At meron dito yung items. So, nilalagay ko dito yung mga items. So, ano yung items. So, as in, isa-isa yan sinusulat ko. Like, for example, kung stickers. Iba-ibang klase ng stickers. Pero, same price lang din naman sila. So, pero, isahan ko na lang siyang kinakount. Ganyan. So, like, for example, na-order siya ng Winnie the Pooh na sticker. PJ Masks sticker. Ipaparehas lang din naman yung presyo yun. So, ang counting ko dun is like, for example, tigda dalawa-dalawa. So, four pieces na stickers yung nilalagay ko dito. So, automatic na siya. And then, sa quantity, nilalagay ko dito na, yan, tapos yung prices. And then, yung total, tinototal ko kung magkano yung total na, like, for example, times 2 times 19, so 38. So, hindi pa ito yung kita, ha? So, ito lang yung total ng, ano, and then, dito sa gilid, ito na yung total na kita. So, yung ito naka-circle, yan. So, di ba nakikita nyo, konti lang yung iba, konti lang 18 pesos lang. Kasi merong iba na minsan nag-order sila ng one piece lang. Pero okay lang kasi hindi pala ito 81 pesos. Kasi sometimes, yung mga maliliit na mga benta, guys, yun yung nagpapalaki. Kasi yung mga medyo maliliit, pag nahalo mo lahat yan, malaki na siya. Kaya, huwag niyong i-underestimate yung mga maliliit na mga orders. Kasi nakakadagdag din sila. Pero, mayroon din iba na bultuhan din. Minsan, sa isang transaction, kumikita tayo ng minsan, umaabot ng 700, 800 per transaction yon. So, depende sa mga buyers natin. So, ayan, nakikita nyo. Ito kasi wala pa tong total na ano. So, ito lahat sa December. So, ang ginagawa ko, ayan, ito pula, nakikita nyo. Ang ginagawa ko, yung mga total, sika total ng every customer, naka nilalagyan ko ng circle. Ayan, para at least makita ko kaagad. Tapos, lahat na naka-circle dyan, sorry, dito total ko, and then nilalagay ko dito sa baba. Ayan, 1,283.45. So, sin-circle ko ulit. So, every page, ganito yung ginagawa ko. Para, at least, pagdating ng katapusan ng December, alam ko na kung magkano yung kinita nung December. So, pakita ko sa inyo kung wait lang. Nasaan ba yun? February na pala ito. Kasi marami itong December eh. So, yung December yung i-ano natin, papakita sa inyo para ano, kasi maraming benta nung December. Kaya, yun yung ipapakita ko sa inyo. So, eto. Wait lang, ha? Yung makita, te. So, eto, for example, diba na total ko na lahat nung mga dito, yung mga naka-circle na ito yung total per page. Per page yung total niyan. Wait lang. Ito yung total per page niya. So, dahil na total ko na per page, ang ginagawa ko, tinototal ko na siya per page na. Ilang pages yung tinotal ko. And then, syempre, dahil hindi pa tapos, yung for example, hindi pa katapusan, so meron pa mga dagdag ng mga orders. So, ang ginagawa ko, meron ditong tinototal ko yung pinakaunang page ng like for example February, tinototal ko siya up to this page, tapos nilalagyan ko dito sa ibabaw na ito yung total niya for this page. So ayan, para hindi na ako paulit-ulit nung
hindi na ako pa ulit-ulit ng kwenta sa first page hanggang dito na page. So, kinukwenta ko na siya. So, pag sa susunod na magkukwenta na ako, dito na ako magsa-start sa page ito kasi may nakalagay na. So, ayan, ito yung total. Tapos, inaano ko dito, dinadagdag ko na ito. So, dinadagdag ko na siya. Ayan. So, hindi ito pambabrand ha, dahil hindi naman malaki yung kinikita namin every month sa Shopee. Hindi naman ganoon talaga sobrang kalaki na kagaya ng ibang mga sellers. Pero, pinapikita ko na sa iyo kung paano kami nabubuhay. Para may idea lang kayo na paano ba kami nagsusurvive dito sa business na ito. Kasi, wala, gusto kong i-share sa inyo. Kung para at least dun sa mga nagbabalak din ng mga gusto mag-online, di ba, at least meron kayong idea na pwede din naman kayong mabuhay basta pagsusulikapan nyo lang yung negosyo ninyo, di ba? So, yun yung ginagawa ko. Ito talaga yung pinaka-basic na parang feeling ko na kailangan talaga ng isang nagne-negosyo na malocate lahat yung kinikita. Kasi para at least alam mo, 'di ba, kung magkano talaga yung kinikita mo at kung magkano lang yung kaya mong igastos buwan-buwan. Kasi pag hindi mo alam, medyo mahirap siya, mahirap. Mahirap talaga na hindi mo alam kung magkano yung kinikita mo. So ayun. So pero hindi ko pakita sa inyo yung talaga kasi every month iba-iba naman yung kinikita namin, guys. Iba-iba talaga, depende 'yon. May times sa ganun namin, kahit naman sa mga malalaking malls ganun din eh. Merong minsan maliliit yung benta kasi syempre like tapos na yung season ng Christmas, medyo konti lang pero iba pa rin talaga yung Pasko, iba pa rin yung pero kasi yung mga panindan namin all year round, 'di ba? All year every month may nagbe-birthday, every week may nagbe-birthday. So all year round. Kaya talagang inano ko na meron kami mga party supplies and mga toys para at least may options yung mga tao. Diba? So, ayun, sana ay meron kayo napunod dun sa mga sinabi ko and salamat sa panonood and please don't forget to subscribe and like this video kung nagustuhan ninyo and see you sa next video natin. Bye! Hi sa kulot ko. Hi sa kulot. Ayan, bye!